Welcome back to my channel. Okay, so right now, nakikita niyo naman kung anong meron sa harapan natin ngayon. Mang Inasal. So, hindi po chicken ang kakainin natin. Partly chicken, pero matagal ko na itong nakikita. Ngayon ako nagka-time na orderin siya. Ayan. Baba na natin yan. We have the Mang Inasal Empanada. Ayan. Okay. Ganito yung kalaki. Malaki nga ba? Ayan. So, ang Mang Inasal Empanada ay 49 pesos ko nabili. So, bumili ako ng dalawa para tig-isa kami ni Direk. Ayan. So, tikman na natin ang Mang Inasal Empanada. Tingnan natin yung laman sa loob. Ayan. Ayan yung laman niya. So, may nakikita akong raisins, chicken, and patatas. I believe so. Yung typical laman ng isang empanada. So, tikman na natin. Ayan. Bango. Sarap. Ala, sarap niya. Ito pa yung chicken empanada. Raisins. Dito. Raisins. Sarap niya. Yummy ah. Okay, natikman na natin yung empanada ng Mang Inasal. And actually, ngayon ko pa lang po ito natikman. And I've heard sa mga friends ko na masarap naman po ang empanada ng Mang Inasal. Kaya sabi ko, yun pupunta ako ng mall, lagi ko nakakalimutan na dumaan sa Mang Inasal. Kasi lagi silang for takeout only, walang dine-in. Kaya hindi ako napapakain doon, kaya hindi ko siya naalala. And this time, naalala ko siyang bilihin. Kaya eto siya, ayan. Kung makikita nyo po, ayan. Yung feeling ng empanada ay very generous naman po at punong-puno siya ng laman. And ang sarap po nung timpla niya. It is a typical empanada pero hindi nakakasawa. Alam mo yung mabubusog ka sa isang empanada or kung medyo nagka-crave ka talaga, mapapadalawa ka or tatlo. Ayan. And yung laman niya ay chicken, patatas, and raisins. So, Mang Inasal, please correct me if I'm wrong kung meron pang iba doon na included na ingredients sa loob po ng inyong empanada. And very, yung size po ng kanyang empanada ay sulit naman po sa halagang 49 pesos. And kung tatanungin nyo po ako kung bibili po ulit ako ng empanada ng Mang Inasal, yes na yes. So,
kakainin ko to kasi yung isa kay direct naman talaga. Kaya laging dalawa ang binibili ko. Okay, so kung tatanungin nyo ako kung anong rating ko sa empanada ng Mang Inasal. Ayan. I'll give it a 10. Wow! Perfect na perfect. 10 out of 10. Ayan. Kasi masarap po talaga ang kanyang empanada. Yung texture po ng bread, kasi dahil kanina ko pa binili, mainit pa naman, mainit-init pa ng konti. Excuse me, ala, nabusog na ako. Masarap po, and then yung texture niya, malambot, and crunchy din, kung siguro mainit-init pa ito. Then yung lasa ng bread, kasi yung iba, pag sinabing empanada, yung pinaka, I don't know kung crust to or bread, walang lasa. So, madalas, kinukuha lang nila yung laman. But this time, yung empanada ng Mang Inasal ay walang tapon. Talagang masarap po from inside to outside. So, yung pinaka-bread niya or crust, may lasa po siya. Then, yung pinaka-feeling niya, may sweetness, may saltiness. So, ang ganda ng combination niya. Lalo na yung panlasa na gusto mong mabusog, yung mamahilig sa mga alat. Ganon, ganon siya. Yeah. So, I'll give this a 10 out of 10 talaga kasi masarap na masarap. Para sa akin ha, masarap na masarap po ang empanada. Okay? Yan. So, kung may time kayo, you can drop by sa Mang Inasal. Sa mga hindi pa nakakaalam na merong empanada po ang Mang Inasal, please do try ang kanilang empanada. Kung gusto nyo ng simple merienda lang, this will do. Okay guys, so okay, if you like this video, please do give it a thumbs up and please don't forget to subscribe, like, and share my videos. Bye guys! Ciao!